Hello guys, welcome to my vlog. And my vlog for today is about sa mga pusa na pinapakain ko, stray cats. Ito nga pala yung tatay ni Moana, guys. Si Giant. Kuhang-kuha ni Moana yung spot na white sa likod ni Giant, guys. Ayan, oh. Kuhang-kuha ni Moana, pati lakad ni Moana. Talagang, pati yung ano ng katawan ni Moana na malaki yung kaha ng katawan niya. Kuhang-kuha niya dito sa ama niya. Huwag kang pumupo dito, Jai. Huwag kang pumupo dyan. Doon ka pumupo sa malayo. Humahian mo ako, ha? Nasa tabi. Naku, pupuesto na yan, guys. Iihi na yan, guys. Lalayo na ako. Ayan, sumunod. Ayan, guys, si Pilay. Kaya Pilay ang tawag ko sa kanya. Kasi, guys, naranasan niyang mabundol ng sasakyan. Hindi ko alam kung anong nakabundol sa kanyang sasakyan. Tapos, nabalda to siya, guys. Yung kalahati niyang katawan, guys, hindi niya maigalaw, hinihila. Ayun, umihi na nga si Giant sa sulok, guys, oh. Yung dito sa huli niyang katawan, dito sa panghuli niyang paa, hindi niya maigalaw yan, guys, gawa ng nabundol nga siya. Ang tagal, 3 days and 3 nights na wala siyang kain. Hindi ko alam kung nasaan siya. Nako, ito, guys, nasaksihan ko. Talagang pupupo kayo dyan, lagot kayo sa nagagarden dyan, magagalit. Kasawa itong mga pusang to. Kasi ito, nilinis na to ng kapatid ko, guys, kasi natamnan na niya to ng ano, gulay. Tapos nagagalit siya pag may mga pupo ng pusa. Kaya, hanggat maari, sinasaway ko sila kasi syempre ako yung maaway ng kapatid ko pagka may mga pupo ng pusa. Ayan, guys, oh. Ayan, kamukhang-kamukha ni Moana yung ama niya. Si Giant. Sa lahat ng pusa, guys, ito talaga yung nakita kong pinakamalaki. Kaya tawag ko sa kanya Giant. Siya yung pinakahari ng pusa dito. Ito. Flex ko pala sa inyo, guys. Meron kaming tanim na serpentina. Herbal siya. Ayan, guys. Maraming nagagamot nito, guys. Ayan. Tatalo na yan. Tatalo na yun. Hindi ko nahabol. Ayun na sa taas, guys. Oh. Tumalo na si Giant. Ayun, sa bubong. Nagmala spider cat. Ito, guys. Naku, pasaway talaga. Nalikot tuloy yung camera. Kasi sinusundan nila ako, guys. Kung, ayan. Si, ano. Napakalaking siya ni Katriona. Malapit na rin itong mga anak. Sobrang laki ng tiyan. Katatapos ko lang kasi, guys, magpakain sa kanila. Ayan. Kaya kanya-kanya silang mga kalat. Ito, guys, itong papaya na to, hindi naman siya tinanim, yung nabuhay lang siya dito, yung mga buto na tinapon. Bulaklak lang siya ng bulaklak, pero hindi siya namumunga. Ayan, guys, oh. Nagsimula siyang mamulaklak dito pa lang sa pinakababa. Ayan. Ayan yung flowers niya. Ito. Tapos wala siyang nabubuong bunga. Hindi naman siya lalaki. Kasi kung lalaki, guys, mahaba itong tangkay na to. Mga ganyang kahaba yan. Tapos puro bulaklak. Siya naman, maiksi lang naman yung kanyang ano, yung bulaklak niya. Pero walang bunga. Wala siyang nagiging bunga. Pati itong sanga niya. Nakaapak na ako ng pusa. Sumusunod kasi sila sa akin. Ayan, guys. Pati yung sanga niya, ganun din. Bulaklak lang ng bulaklak. Pero, wala siyang nagiging bunga. Ayan, guys. Naririnig niyo yung tunog ng bird. Ayan, natutuwa pa rin ako. Hilte pa rin yung environment dito dahil may mga birds na bumibisita. Ayan, guys, yung mga pusa. Kasi hindi pa tapos yung mga huling dumating. Ayun, kumakain pa lang. Ayan, yung pinakamaliit sa lahat ng tatlong itim.
Ayan si Pitit. Si Pitit na makulit. Eh naman guys, si Pusyaw, inampo na ng kapitbahay namin yan. Doon sa kabilang apartment. Tapos, ito yung isa. Ito si Black Panther. Nahagip din to ng motor guys. Naranasan din yung malumpo yung kalahati ng katawan niya. Tapos inilagaan ko, pinakain ko ng... Kumbaga, binubuhat ko siya, pakainin ko dito. After ng kain, bubuhatin ko siya doon sa tapat kasi doon sila natutulog sa puno ng mahogani. Pinagtiyagaan ko guys kasi hindi siya makalakad eh. Yung unahan lang paa niya ang nakakagalaw. Tapos, hanggang sa unti-unti siyang gumaling. Kagaya kay Pilay. Pero mas nauna si, ano, si Black Panther na mabundol ng motor. Ayun naman si Pilay, hindi ko alam kung anong sasakyan ang nakabundol sa kanya. Ayun nga pala guys, meron tayong commercial break. I-flex ko lang ang mataba naming alugbati. Ayun guys, tatlong harvest na ako dito. Isang puno lang siya. Tapos, nilagyan namin ng straw. Pinakapit siya. Ayan guys. Diba? Nakatanim siya sa lupa. Mula siya sa buto. Yung buto ng alugbate. Kaya, maganda yung tubo niya. Ayan guys, si Priyanka. Naglilinis na ng katawan. At saka, eto yung mga blackies. Tatlong blackies. At saka si Pangit, pang-apat na medyo black din. Ayan, alam niya yung pangalan niya guys na Pangit. Kaya ako tinawag na Pangit guys kasi dati meron akong pinakamatanda kong pusa. Parang pinaka-grandma siya sa lahat ng pusa. Ganyan na ganyan ang kulay. Pangit ang pangalan din niya kasi parang magulo yung pagka-mix ng balahibo. Ayun, namatay siya, nabundol din ng sasakyan yun dito. Yun nga yung pinoproblema ko about sa mga ano guys eh. Yung mga kotse na dumadaan dito. Actually, maliit lang tong road dito. Tapos nilagyan nga ng kapitbahay namin ng mga barrier na ito, kagaya nito. Merong barrier na goma. Kasi maraming mga bata dito guys. Apartment kasi yan dyan. Doon sa kabila apartment din. Tapos guys, mabilis pa rin ang takbo ng mga sasakyan. Ayan, pupunta na tayo dito sa mag-ina. Kay Dayan. At saka sa anak niya. Ayan guys, pinakain ko rin sila dito. Kaya ito yung nangyari kay Moana kahapon guys. Pasado alas 6 ng gabi, nagparada ng motor dito kasi may nakaparadang motor dito sa storage. Sa bodega guys, bodega. May nakaparada kasing motor dito. Kumbaga, etong mag-ina, nakikitira lang sila sa bodega na maraming... magkakaibigan na naglagay dito ng mga gamit nila na hindi na ginagamit. Tapos isa na rin kami sa ito, nilagay nga namin yung mag-ina para lang may bahay sila. Ayun guys, sa kasama ang palad dahil sabik siyang lumabas, pero nilalabas ko naman siya guys after kumain. Pinapasyal ko siya pero bit-bit ko siya. Tapos tuwan-tuwa siya pag nasa labas kami, pero nasabihan ko siya, huwag siyang lumabas pag hindi ako kasama, pero since na hindi niya ako naintindihan, ayun, nanakbo siya kahapon. Actually guys, unang ano nito, August 17, nawala to siya ng kalahating araw. Kasi nung nandito, naalala nyo yung isang kong content na maliit pa siya, merong manok silang kasama dito guys. Pinakain ng kaibigan namin yung manok niya. Lumabas yung nanay ni Moana. Sumunod si Moana. Tapos, itong nanay ni Moana, umuwi doon sa amin, umakyat doon sa apartment. Ito si Moana, naligaw guys, naligaw. So, pinulot pala siya ng mga bata. Yung mga batang yon, kakilala ko sila sa mukha lang, na mahilig sila sa mga kuting din. Nag-aampon din sila ng mga kuting. Kung ako, ang mga inaampon ko mostly is yung mga kumakain na ng kanin. Kasi nga, hindi ko naman kayang alagaan yung mga newborn nga kuting nga, kasi nga busy ako, marami akong inasikaso. So ang nangyari guys, kalahating araw si Moana nang nawala. Ngayon, buti na lang, excuse me, nung hinanap ko dun sa mga bata na pumulot sa kanya,
Nako guys, gusot na gusot ang balahibo ni Moana kasi nilaro na siya ng mga bata. Tapos, nakuha ko siya kasi sabi ko, ano ko ka ako, content ko ka ako to sa aking vlog, si Moana. Celebrity kitty na siya kumbaga. So, binigay naman nila sa akin kasi kakilala ko naman yung mga bata. Ayun, natuwa ko guys kasi na-recover ko siya. Kung time na yon hindi pa masyadong galing ang kanyang paanon. Ngayon guys, totally heal na yung ano, kasi meron yung ano siya dito katikati. Totally heal na yung kanyang paa. Ang problema, nabundol siya ng kotse kahapon. So, nabalda siya guys. Ito yung kalahating katawan niya, hindi niya maigalaw to. Itong dalawang paa lang niya sa unahan. Pero nagpasalamat pa rin ako kasi may chance pa siyang mabuhay. Ngayon, pinagpe-pray ko lang na sana makadumi siya, makaihi siya at kumain. Kasi makasurvive. Kagaya nito kay Pilay. Ito si Pilay guys. Ayan. Nakasurvive siya kahit pa paano. Kasi basta makita ko lang na pumupupo, ayun, mabubuhay. Kasi may lalabas nila yung kanilang dumi. Tapos kumakain. Si Moana sa awa ng Diyos. Nakakapupo siya. Yun nga lang guys, hindi na niya natatakpan yung pupo niya. Gawa ng hinihila na lang niya itong kalahati niya ang katawan. Sana nga makarecover. Ang kaibahan lang nila ni Pilay at saka ni Black Panther kasi medyo malaki na sila guys. Mga disgrasya sila. Ito kasi si Moana guys, 2 months old na kitten pa lang to. Ayan guys, oh, ganyan siya. Hinihila. Hinihila lang niya ang katawan niya kasi. Ayan guys, kawawa guys. Oh, ayan. Ayan. Pero pagka napupupo siya guys, talagang pinipilit niya hilahin ang katawan niya para makapunta doon sa letterbox niya. Ayan. Awang-awa ako. Pati ihi niya guys, doon talaga siya, umiihi talaga siya doon sa letterbox niya na DIY lang. Tapos hindi na nga lang niya natatakpan kasi hindi na may tukod ng maigi yung kanyang paa. Ito guys, awang-awa ako. Sana nga makarecover siya. Pasalamat pa rin ako dahil hindi ulo niya ang na-damage. Kumbaga, iyak siya guys. Doon siya sa may hagda namin. Gumapang siya doon kahapon, humingi ng saklolo. Eh, grabe, kagabi hindi ako nakatulog ng maayos dahil iniisip ko, baka hindi niya kayanin yung pain. Naiiyak na ako guys, pasensya na. Simula kasi dati, pinanganak siya. Naging party na siya ng buhay namin. Sa araw-araw namin na pamumuhay, kasama na silang mag-ina. Kumbaga, pasensya na guys. Pinipilit ko yung sarili kong huwag maiyak, pero parang ano na talaga, parang tinuturing namin siyang apo. Kasi si Dayan, anak-anaka namin. Tapos siya, anak ni Dayan. So parang apo na namin. Mahal na mahal namin guys. Tapos, ganun ang nangyari. Eh, parang talagang hindi ako nakatulog ng maayos. Dahil iniisip ko, paano kung hindi siya madumi? Paano kung hindi siya makaihi? Hindi siya mag-survive? Kasi, pagpakain guys, kaya ko siyang i-feed through dropper. Katunayan kanina, binilan ko siya ng ano guys, Cerilac. Cerilac yung din-dropper ko kaninang umaga. Pinakain ko sa kanya kasi ayaw niyang kumain ng cat food. Simula nung kahapon, nakakain pa siya mga hating gabi. Yun ang kanilang pangalawang kain bali. Kasi minsan, kailangan ko pang mag-relax bago ako magpakain sa kanila ulit ng pangalawang kain. Hindi na siya kumain ng ano guys, ng cat food. Hindi na siya kumain ng solid. So, pinainom ko na lang siya ng tubig. Umiinom naman siya ng tubig. Tapos, medyo pinapadidi pa rin siya minsan ng nanay niya. Pero palibasa kasi ito yung kondisyon niya, parang hirap siyang maglakad. Parang ayaw na siyang padidiin ng nanay niya, guys. Hindi ko lang alam kung wala ako dito kung napapadede siya. Kaya kaninang umaga, pagdating ko kaninang umaga, akala ko na ano na siya, yung akala ko na stroke na, guys, kasi tulog na tulog siya, hindi siya gumagalaw. Tapos yung pala, napahimbing lang talaga siya ng tulog. Ayun, natuwa naman ako nung gumising siya, pinainom ko. Tapos nung nakabili na ako ng Cerilac, dinrapper ko yung Cerilac,
kain ko siya. Ayun. Okay naman na. Sana nga guys, magtuloy-tuloy siyang makarecover. Kasi naawa talaga ako guys. First time ni Dayan na makabuhay ng anak. Nakikita ako kung gaano niya kamahal ang anak niya. Kahit malaki na, pinapadidi pa niya. Ayun. Tapos, kumbaga, parang na-inspire ako sa the way na mag-alaga siya ng anak niya. Kasi dati guys, nanganganak siya ng apat, tatlo, ganun. Tapos, hindi namin siya natutulungan kasi nandun lang siya sa garden guys ng anak eh. Kumbaga, nandun lang sila sa mga damuhan, hanap lang sila ng pwesto doon, sa puno ng saging siya nanganganak. So, hindi nabuhay ng anak. Eto, first time yung mga anak na tinulungan namin. Kumbaga, may human intervention. Tapos, sawa ng Diyos, magmula nung maliit siya, namuntik nang maging malnourished, nagapan ko, pinurga ko siya, pinagvitamins ko silang mag-ina. So, gumanda. Gumanda ang resulta. Tapos ngayon guys, doon naman na disgrasya naman siya kahapon. Hindi ko naman ma-sisi din yung driver ng kotse kasi maaring hindi niya nakita. Kasi nga maliit naman at saka sobrang likot talaga ni Moana guys. Ayun. Ang dinadalangin ko lang sana makarecover siya. Si kawawa naman. Ayun. Kumain na ulit. Pasensya na kayo guys ha. Talagang kahit anong pigil ko guys. Talagang hindi ko makontrol. Mabilis lang kasi talaga ako guys, maiyak. Ayan, sana naman maintindihan nyo yung damdamin ko na nag-worry na baka mawala sa amin si Moana. Kasi mula pinanganak siya 2 months old hanggang ngayon, everyday palaging kasama siya sa aming everyday life. Tapos nagpasalamat pa rin ako sa Diyos dahil hindi siya tuluyang nawala sa amin. Hindi siya nagulungan. Kasi kung nagulungan siya, wala na talagang chance. Ayan guys. Pasensya na kayo. I'm so emotional. Sana nagustuhan niyo ang aking ano guys, ang aking content for today about having hope na sana makarecover siya at magiging back to normal. Kasi ang binabasihan ko na lang yung dalawang stray kittens na naka-recover na halos pareha sa kanya ng injury. Nagpasalamat ako dahil wala akong dugo na nakita sa bibig niya or sa tenga niya. Yan nga lang, nasa katawan ng kanyang injury guys. Nag-wish na lang ako na sana wala siyang na-damage na internal organs para makasurvive siya. Okay guys, thank you so much for watching. Mag-ingat tayo palagi. God bless. Bye-bye. Until my next vlog.